Mga kaibigan, nakasubok na ba kayo na nawala kayo gamit ang Google Map? Na biktima ako dyan. Panoorin nyo nga to. Shoutout nga pala sa aking mga kaibigan, mga viewers na ating vlog mula sa RPSB 11, yung Revitalized Police sa Barangay, umakyat sa mga kamundukan para pagsilbihan yung ating mga kababayan. Regards sa inyo at makakasa kayo yung nag-request sa akin para tulungan natin yung sa solar light projects ay makakarating sa inyo. Ganon din ang aking pagbati para sa aking mga kaibigan mula sa Reserve Force ng 6th RCBG. Ang photo, ha? Regards sa inyo lahat dyan at ipaabot ang aking mainit na pagbati sa lahat ng mga kaibigan ko dyan sa Panay Island. Asign ako dyan, nung ako ay company commander, dyan kami sa Camp Hernandez sa Dingle, Iloilo. Ang kagandahan sa aming mga sundalo ay tinuruan kami lahat paano magbasa ng mapa. At pinaka-importante rin ay ang karugtong nito na land navigation. Map reading plus navigation skills. Importante, di ba? At kung ikaw ay nagtapos ng ROTC, chat ay mayroong introduction to map reading and land navigation. Bakit mahalaga ito? Kasi sa lahat ng panahon ay kailangan natin ng mga direksyon. Ano ba yung basic sa direksyon? I-share ko lang sa inyo. North, south, west, east, di ba? North, halimbawa, andito tayo sa Maynila, ang direksyon ng north, humarap ka doon papunta sa Bulacan. Ah, yung EDSA, along EDSA, yung papunta sa Bulacan, north yon. Papunta sa Alabang area, yun yung south. Ang isa sa palatandaan natin ay ang direksyon ng araw. Ang sunrise ay mula sa east, ang sunset sa west. So from there, ay merong mga additional pa na mga skills na itinuturo na ipinamana sa atin ng ating mga ninuno. Wala pang map reading nung araw. Hindi naman sila nawawala kapag sila ay naglalayag. Bakit? Merong stars sa gabi. Yun yung kanilang guide. Gagamitin nila yung stars kasi meron dyan direksyon, meron dyan group of stars na magiging gabay para sa paglalayag o pag-navigate sa dagat. Walang reference doon ng mga bundok, no? Pero hindi sila nawawala. So, kapag mga sundalo mag-ROTC tayo, tinuruan tayo yung map reading and land navigation na kung saan ay inisyuhan tayo ng kagaya nito. Military map, 1:50,000. At meron tayong kagaya nito. Compass. Or Landsat compass. Ngayon, kung naturuan na tayo paano gamitin yan, yung read, write, up, at paano mo ilagay ang sarili mo dun sa mapa, okay? Base dun sa itinuturong mga principles, yung paano mo ilocate ang sarili mo dun sa mapa, ay mag-navigate ka naman, okay? From one position to another. Gamitin mo yung compass, i-orient mo yung mapa sa north, southwest, east, saan ka dito, bundok ay ganito, ano ang graphic representation ng bundok, ng tubig, ng kalsada, ng trail, at from there ay makapag-navigate ka. Sa mga panahon ngayon, with the arrival of technology, kahit sa cellphone ay meron ng global positioning system, receiver. 1995, sometime in 1995, yung una ko nakagamit ng GPS receiver. Malala pa yun, Magellan Trimble. Tapos later on, marami nang nasipaglabasan na mga iba't ibang mga brand, okay, ng mga GPS. Meron din kami niyan, ginagamit sa Armed Forces of the Philippines, pero binibigyang halaga ko parati do not be reliant sa technology. Kailangan babalik tayo doon sa ating basic map reading and land navigation skills. Bakit? Kung masyado kang reliant sa technology at mag-fail, kagaya ng walang mabababasa na satellite, kasi kailangan mag-triangulate yan bago magbigay sa iyo ng grid coordinates. Kung wala ka na kukuha, bad weather o nasa loob ka ng dense jungle, wala kang mababasa ng ganun. Mahirapan ka. Lalo na kung ang gamit mo ay Google Map. Mahirap yan. So, ito ang mangyayari sa'yo. Panoorin si Kuya. Diba? Grab driver. Reliant sa Google Map dun sa ito. Nakalagay, naka-mount doon sa harap ng kanyang motor, Google Map. So, kung masyadong reliant sa Google Map, yan ang mangyayari sa'yo, mawawala tayo. So, para sa mga kabataan dyan, ayun yung mangyari yung karanasan ni Kuya, napunta siya sa motocross, mag-aral tayo. I invite you to join the ROTC program.
O kaya kayo is mali doon sa Reserve Force, mayroong tinatawag na Basic Citizen Military Training as a requirement para makasali sa Reserve Force kung hindi kayo nag-ROTC. So ayan ha, tip para hindi mawala kagaya ni Kuya. Ayos ba? Bye-bye!